magandang laban kasi malakas din yung Mighty. Saka nakapagpahinga sila, so siguro pareho kaya sila sumusuporta. At ito, si Shaq Taganas, kakain na! Nakuha yung rebound, put back! Saktong-sakto, dinner time! The one who controls the rebound, controls the game. Ito na talaga ata ang naging mindset ng manlalarong binansagan on ni Marky na extra suman. Kamusta mga kadribol? Sa ating episode ngayon ay pag-uusapan naman natin ang undersized big man pero halimaw sa pagkuha ng mga rebounds. Minsan nang kumolekta ng 29 big rebounds pero bakit hindi pa din nakatugtong sa PBA? Halika, samahan mo kong talakayin at alamin kung gaano nga ba kagaling si Baby Shaq, JR Taganas. Pero bago tayo magpatuloy, ay pakilike naman ang video na ito at pakihit na din ang subscribe button, pati na ang notification bell para wala kang mamiss sa mga susunod nating mga videos. Salamat! Produkto ng San Beda ang 6'4 forward center na si JR Taganas. High school pa lang ay pinamalas na ni Taganas kung gaano ito katinde sa basketball matapos ngang tanghaling NCAA Juniors Rookie MVP. Dito na din tinawag na Shaq si Taganas dahil magkasing katawan naman daw sila noon ng NBA superstar na si Shaquille O'Neal. Pag-angat naman ng kolehiyo ay mas naging successful pa nga ang basketball career ni JR Taganas. Parte nga si Shaq sa tatlong kampiyonatong napanalunan ng napakadominante noong San Beda Red Lions. Sa champion team ngang ito ay ilan lang sa mga naging kabudel fight ni Taganas ay sina Sam Ekwe, Yusuf Aljamal, Dave Marcelo at Ogi Menor. Taong 2010 ay nagpa siya ng mag-apply si Taganas sa PBA draft pero sa kasamaang palad ay walang kahit isang PBA team ang kumuha dito. Considered nga noon ang draft class ng 2010 na isa sa worst draft class na kinabibilangan ni Sean Anthony, RJ Hazul at top 3 picks na sina Ray Guevara, Rabah Al-Husseini at Nonoy Baklaw. Dito na naging parte si JR Taganas sa PBA D-League team na NLEX kung saan nanalo din ito ng tatlong kampiyonato. Kampiyon man sa D-League ay tila dinibdib talaga ni Taganas ang hindi pagpasok sa PBA kaya tuluyan na ngang tinalikuran ang basketball. Inamin nga noon ni Shaq na nalungkot at nawalan na ito ng gana at nag-focus na lang sa kanyang trabaho. Bago naman matapos ang taong 2014 ay lumutang uli ang pangalan ni Taganas sa mundo ng basketball matapos nga nitong maglaro sa PBA D-League para sa koponan ng AMA. Kasabay naman ng pagbalik sa loob ng playing court ay tila pagbalik din ng noon pamang pangarap ni Taganas na makatungtong sa PBA. Taong 2015 ay dito na nagdesisyon si JR Taganas na tuluyan ng iwan ang kanyang trabaho at ibigay na uli ang kanyang 100% sa basketball. Mukhang tama at maganda naman ang desisyon ni Shaq dahil napakaganda ng naging performance nito at unti-unti na ngang nakikilala bilang isang double-double at rebounding machine. March 2015 ay gumawa ng ingay si JR Taganas matapos nitong ipamalas ang tinte sa rebounding at kumolekta nga ng 29 rebounds. Patunay nga kung gaano katinde ang natalang 29 rebounds ni Taganas ay bukod sa pagiging D-League record ay tinapatan pa nito ang rebounding record by a local player sa PBA. Sapat naman ang malahalimaw na pagiging sakuragi ni Taganas dahil sa wakas ay napansin na din ito ng isang PBA team, ang Kia. Sinabi nga ng Kia na tinitignan na nila si Taganas dahil kahit undersized big man ay napakahusay pumuesto, makakuha lang ng rebounds. Nagbunga naman ang sacrifices at hard work ni Taganas dahil kinuha nga ito ng Kia bilang kanilang practice player. Dito ay nakasama naman ni JR Taganas si Mark Yee kung saan saksi ito sa kayang ibigay ni Baby Shaq sa koponan ng Kia. Sinabi nga ni Mark Yee na bukod sa sipag at depensa ay reliable din ito sa opensa at nagtataka nga si Mark Yee kung bakit ngayon lang lumapit sa PBA si JR Taganas. Dinagdag pa ni Yee na kung sila Bo Belga at JR Kinyahan ay ang extra rice, itong si JR Taganas naman daw ang kanilang extra suman. Nagawa na din natin ng story si Marky. Sa mga gustong manood ay ilalagay ko ang link sa description box below. Although inamin ng Kia na gusto nila si Taganas dahil may depensa, hustle player at magaling sa rebounds, ay marami umano itong kalaban sa posisyon niya. Dito na nagdesisyon si Taganas na dalhin ang basketball skills nito sa PCBL
kung saan nanalo din ito ng mga kampiyonato. Taong 2018 ay napunta ng MPBL si JR Taganas at naglaro para sa koponan ng Bulacan Huyas. Sa MPBL, isa pa ding rebounding machine si Taganas, pero this time ay kaya na nitong pumukol ng mga 3-point shots. Nakikipagdikdigan sa box out, malaki at malapad na pangangatawan ay imbes na katakutan ay isa nga si JR Taganas sa mga naging instant fan favorite sa MPBL. Marami nga noong nagsasabi na kahit pang enforcer ang look at build ni Taganas ay lagi nga itong nakangiti at napakasipag pa sa loob ng playing court, kaya hindi nakakapagtakang maging crowd favorite si Shaq Taganas. Sinabi naman ni JR Taganas na masaya ito dahil marami din siyang napapasayang mga MPBL fans. Dahil nga sa impact sa Bulacan at mga double-double performances, ay hinirang itong si Shaq na MPBL All-Star. Sa katatapos nga lang na MPBL Lacan Cup ay nagtala itong si Shaq ng mga averages na 5.7 points, 10.3 rebounds at 3.7 assists per game. Ngayon nga ay sa Pilipinas Vismin Super Cup naman napunta si JR Taganas matapos niyang kunin ang serbisyo nito ng Basilan. Sa Basilan ay inaasahan nga magpo-provide pa rin si Shaq ng kanyang usual rebounding force, pagiging hard worker at ang kanyang added arsenal na 3-point shot. Naglalaro pa lang sa San Beda ay napapanood ko na si JR Taganas and talagang no-nonsense type of player at makikita mong focus talaga ito sa basketball. Sayang lang dahil hindi na ito nabigyan pa ng chance na makapaglaro sa PBA dahil madadala sana nito ang pagiging hard worker, focus sa basketball at pagkakaroon ng positive effect sa loob ng playing court. Tila hindi man naabot ang pangarap na makapaglaro sa PBA, ay at least ginawa ni JR Taganas ang best niya at kahit papaano ay nasa mundo pa din ng basketball at nangangain ang buhay pagdating sa pagkuha ng mga rebounds. Ikaw Kadribol, ano ang masasabi mo sa laro ni Baby Shaq JR Taganas? I-comment mo na yan at nang may pag-usapan tayo. Taganas. Oh, mukhang nakakuha ng knockaw. Nakain na. Pag si Shaq Taganas na balik kay OG Minor, pasa sa ilalim. Oh. Para diarity. Stop right side. Rolls up the rim. Taganas again. Don't bother to put it down. Yes. Ikaw yata yung nakikita kong binubugbog na, nakatawa ka pa eh. Kung nagustuhan mo ang kwento natin ngayon ay paki-like naman ang video na ito at kung hindi ka pa nagsusubscribe ay paki-hit na din ang subscribe button pati na ang notification bell para wala kang ma-miss sa mga susunod natin mga videos. Salamat sa panonood. Ito nga ang Basketball Ace at aga sa mga susunod natin mga videos. Salamat!